tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw namin tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Ay, oh, ano bang nangyari? Bakit mo ako pinapunta ng wala sa oras dito? May problema ka, no? Ay. Oh, may problema ka nga. Ano yun? Eh, mapuputulan na kasi ako ng kuryente. Ha? Pangatlong buwan na kasi ngayon na hindi ako nakakabayad ng kuryente. Eh, wala pa kasing padala ang anak ko eh. Ay, babaeng ito. Oo, kahit kailan, saka lamang lumalapit sa akin pag talagang walang-wala na. Bakit kasi hindi ka nagsabi sa akin nung una pa lang para hindi na umabot sa 3 buwan ang bill na babayaran mo? Akala ko kasi magapagpapadala ng anak ko eh. Kaya pahiramin mo muna ako. Ikaw lamang itong nagdadalawang isip na kung eh, madalas magsabi sa akin eh. Ay, walang wala talaga kasi ako eh. Hindi pa nagbabayad ang mga pautang ko. Alam ko, hindi ka naman lalapit sa akin kapag hindi ka pa talaga gipit na gipit. Teka, magkano ba talagang kailangan mo? Kahit 1,000 pesos muna. Para yung isang buwan na bill muna ang babayaran ko. Magkano ba lahat yung babayaran mo dapat sa 3 buwan? Eh, mahigit 3,000 eh. Mm-hmm. Sige, bibigyan kita ng 5,000. Tamang-tama. Natanggap ko na ang pensyon ko. Eh, paano ka? Baka ikaw naman ang mangangailangan. Okay lang ako. Baka bukas makalaw eh, matatanggap ko na rin ang perang padala ng anak ko. Saan ka na naman ba pupunta, kuya? Kararating mo lang eh. Aalis ka na naman. Makikipagkwentuhan lamang ko kay Zenny. Na naman? Dumadalas na yata ang pagpunta-punta mo kay Zenny ah. Naliligaw ka ba sa kanya? Pwede ba? Huwag ka nang tanong ng tanong. Doon yung diskarte ang tao eh. Anong diskarte yun, kuya? Pwede ba? Tumahimik ka na lamang dyan. Ang mabuti pa, labahan mo na lang yung polo at pantalon ko. Para may magagamit ako sa mga susunod na araw. Huwag kang mag-alala. Dadagdagan ko ang allowance mo sa school. Mabuti ka pa kung tutuusin eh. Dahil may anak ka na tumutulong sa'yo, eh ako, ni kapatid, ay wala. Eh, yung anak mo kasi, hindi pa ba nakapagpapadala? Madalas niya akong padalhan noon, nang dadalaw pa lamang ang anak. Pero ngayong 4 na ang anak eh, dumalang, kaya hindi ko naman siya masisisi. Siyempre, may pamilya na rin, kaya hindi siya madalas na makapagpapadala. Si Ate Pasing naman eh, nagpapadala lamang ng kung ano-ano, pero hindi naman pera ang pinapadala sa akin. Dahil ang katwiran niya ay may anak naman daw ako. Ay nako, kung tinanggap mo lamang kasing inaalo kong pag-ibig sa'yo, edi narinito ko lagi sa tabi mo. Arman, andyan ka na naman eh. Pinapahirapan mo lamang ang sarili mo. Nag-aalala lamang ako sa'yo. Ngayon nga, itulad ngayon. Ma, kinakailangan pang padalhan ka ng disconnection notice ng kuryente para ka lalapit lang sa akin ngayon. Tignan mo yan. Alam ko naman kasing may pinagkakagastusan ka rin eh. Oo, pero kahit papaano naman.
May naitatabi naman ako na pwede kong ibigay sa'yo kung lalapit ka sa akin. Alam ko naman, Arman. Kaya lang, tulad ng madalas kong sinasabi sa'yo, ayaw kong samantalahin ang pagiging mabait mo sa'kin. Sede, ano ka ba? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Andito lamang ako. Lahat ng oras kung gusto mong humingin ng tulong, andito ako. Arman, ilang beses ba nating pag-uusapan ang bagay na yan, ha? Okay. Ganito na lang. Para hindi ka mailang na lumapit sa akin. Tinatanggap ko na ang desisyon mo. Maging magkaibigan lang muna tayo. Pero naman, may papangako mo ba sa akin na kapag kailangan mo ng tulong, hindi ka magdadalawang isip na lumapit sa akin? Oo na. Very good. Alam mo, masasabi ko na mapalad ako dahil nagkaroon ako ng isang kaibigan tulad mo. Ito naman, oo, nagdrama ka pa. Totoo ang sinasabi ko. Siya nga pala. Baka may darating na package sa akin sa araw nito o bukas. Dito ka muna para mabigyan kita ng mga ipapadala sa akin ng ate ko. Huwag na. Nagpadala rin yung anak ko sa akin. Napapalo, alis muna ako at iniwan ko lamang sa kapitbahay yung apo ko . Baka hinahanap na ako. Alis ako ngayong gabi. Yung mga bintana at bintuan, ha? Check upin mo bago ka matulog. Bakit ka pa kasi alis, eh? Nakauwi ka na nga, eh. Pagbabukas mo na yan. Eh, bakit ko pa pagpapabukas? Pwede ko namang magawa ngayong gabi. Isan ka ba pupunta? Alam mong takot ako dito sa bahay. Eh, balita kasi na may packets daw na ipinadala yung kapatid ni Zenny sa kanya. Galing sa kanyang kapatid. O ngayon? Kung may package na dumating? Eh, siyempre, chichimpuhan ko. Ano yun? Manliligaw ka tapos ikaw ang hihingi? Hindi ba dapat ikaw ang magbibigay dun sa nililigawan mo? Wala ka kasing bilib dito sa kuya mo, eh. Eh, siyempre, hindi ako hihingi. Eh, kaya nga ako pupunta dun ngayon, eh. Para hindi niya iisipin chinachamban ko ang package na darating. At isa pa, hindi naman ako diretsyang manliligaw kay Zenny. Kundi lalapit-lapit ka lang ako sa kanya. Kunwari, tutulong-tulong, ganun. Ewan ko sa'yo. Yan sinasabing diskarte. Kailangang matutunan mong dumiskarte para mabuhay ka. At hindi laging umaasa sa bigay sa'yo. Eh bakit ikaw? Hindi ka ba umaasa kay Aling Zenny na bibigyan ka? Hindi, no. Eh, dahil lang umaasa lamang nang walang ginagawa, yun ang mga tamad. Samantalang ako, may gagawin ako para kumain at magkapera. Hindi umaasa ang tawag doon, kundi diskarte. Bakit? Nakakasiguro ka ba na bibigyan ka na naman ni Tita Zenny? Na may pasalubong ka na naman na manggagaling sa kanya? Oo naman. Hindi naman yun maramot, eh. Nagkataon lang siguro, kaya ka binigyan nun. In case nagkataon o hindi, kailangan ko pa rin pumunta doon. Hindi ka ba naalipadbaram sa ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Naligawan si Aling Zenny. Eh, mas matanda yun sa'yo. Alam mo, praktikal lang buhay ngayon, LB. Kung saan may grasya, kailangan naroon ka para mabuhay ka. Naku, kuya. Huwag mo nga akong igaya sa'yo na walang prinsipyo. Anong prinsipyo yung sinasabi mo? Tingnan mo ang sarili mo. Nakatapos ka na ng kurso, pero nasan ka ngayon? Oh, eh, hanggang ngayon, casual ka pa rin. Eh, paano kasi? Hindi ka marunong dumiskarte. Ano? Hindi ka matutuloy, ate? Bakit?
Akala ko pa naman matutuloy na ang pagpunta mo dito. Eh, wala naman pala akong makakasama kahit isang buwan lang sana. Hindi ka naman pala matutuloy. Oo naman. Pumupunta naman si Arman dito. Kaya lang, hindi na tulad ng dati. Sa kanya, pinatitira yung panganay niyang apo eh. At kung pumunta man siya dito, ay mahaba ng isang oras. Hindi tulad noon na halos maghapon at magdamag siya dito sa bahay. Ah, oo, sasabihin ko sa kanya na postpone ang pasalubong mo sa kanya. Ah, sige, bye. Ay, hindi na lang pala matutuloy si ate na uwi dito sa Pilipinas. Ah, nagre-ring na naman ang phone ko. Si ate na naman kaya ito. Ah, si Arman pala. Teka, sasagutin ko na. Mabuti naman at napatawag ang phone na ito. Ah, friend! Mabuti at napatawag ka. Tatawagan sana kita eh. Ha? Abe, bakit? Hindi matutuloy ng pag-uwi si ate. Kaya yung padala sa iyo ay hindi pa niya maibibigay. Nako, pag-isabi sa ate mo at kahit papano eh, hindi niya ako nakakalimutan. Oh, siya nga pala. Pwede ka bang pumunta dito sa bahay? Ha? Bakit? Oh, eh, nag-harvest na kami siya ng yung manugang ko. Kaya baka kago gusto mo. Kung may oras ka lang naman, gusto mo pumunta ka rito. Ay, hindi ba pwedeng ikaw na lang ang maghatid ng mga frutas na yan dito sa bahay? Eh, alam mo, busy ako masyado. Dalawang araw lang kasi yung anak ko malugang dito eh, kaya gusto ko sulitin ang mga araw na hindi ko siya nakakasama. Pero hindi mali. Tatawagan ko na lamang si Ben. At ipapahatid ko na lamang dyan sa bahay mo. Ben? Sinong Ben? Eh, yung namamasada ng tricycle ba? Ah, si Ben tong. Ah, sige friend. Ang bait-bait mo talaga. Wala na akong mahahanap pang singbait na kaibigang tulad mo. Ito na ba yung prutas na ipinabibigay sa akin ng kaibigan ko? Oo. Hindi lang prutas ang pinabibigay sa'yo. Maging mga gulay din at panay sariwa. Bagong pitas daw lahat eh. Panay nga sariwang prutas at gulay. Ay, ang kaibigan ko talagang yun. Bilib nga ako sa inyong dalaw eh. Nagbibigayan ng kung ano-ano. Kung hindi ikaw ang nagbibigay sa kanya, eh siya itong nagbibigay sa'yo. Talagang ganun kaming dalawa, Ben. Kahit nung araw pa, magkaibigan kasi kaming matalik. Oo nga raw. Mga kalokohan nga ninyong dalawang madalas niyang ikwento pag ganitong may pinapapatid sa iyo eh. Hindi maikakailan na hanggang ngayon, magkaibigan pa rin kayo. Kasi nagbibigayan kayo. Hindi nagdadamutan at lalong hindi nag-iingitan. Yun ang wala sa amin ng kaibigan ko. Kung anong meron ako, ibinibigay ko sa kanya. At kung ano rin ang meron sa kanya, ay binibigay sa akin. Bihira ng ganyang pagkakaibigan. Pang matagalan na pagkakaibigan, walang iwanan. Sinabi mo pa. Ah, siya nga pala. Kuha ka ng kahit anong gusto mo. Naku, huwag na. Nakakahiya naman sa'yo eh. Sige na, to naman. Para namang hindi kita suki na tricycle driver. Oh, sige na. Kumuha ka ng kahit ano. Thank you.
Kuya, ang aga mo yata umuwi ngayon. Huwag mong sabihin gagaray ka na. Uwian na ng mga estudyante, no? Oo, alam ko. Kaya nga, tulungan mo akong magpasok ng mga ito para makabalik na ako sa pamamasada. Ano-ano ba ang mga to? Mga gulay at prutas yan. Bigay sa akin ni Zenny. Ano? Ang dami-dami ng mga prutas at gulay to. Hindi na natin ito maubos na dalawa. Eh, bakit? Sinabi ko bang kakainin nating lahat yan? Ang gawin mo, ibenta mo sa mga kapitbahay natin para maging pera ang mga prutas at gulay na to. Eh, kaninong gali ba nga ang mato? Sinong nagbigay sa'yo? Eh, si Zenny nga. At ito na yung sinasabi ko sa'yo na diskarte. Mabuti naman at nalalaman kong puntahan dito sa bahay. Magtatampo na ako niyan sa iyo eh. Huwag ka lang magtampo at may dala akong paborito mong ulam. Yung paborito ko? Lechon manok paksiw? Alam kong paborito mo ito eh, kaya niluto ko. Pero iba pa rin kung nalilito ka. Teka, kanino mo iniwan ang apo mo? Eh, natutulog kaya pinabantayan ko lang doon sa kapitbahay naming dalagita. Binibigyan ko lang naman ng bawol niyan kung minsan, kaya isang salita ko lang eh, sumusunod ka agad. O papano, alis na ako at baka magising na yung bata. Nakaalis na si Arman. Mabuti na lamang. At mayroon akong kaibigan na tulad ni Arman. Si Bentong pala itong dumating. Hello, Ate Zenny. Oh, Bentong. Ikaw pala. Hindi naman ako nagpapasundo ngayon na. Ah, hindi nga. Gusto ko lang palipasin itong init ng panahon eh. Eh, kaya naisip ko na maganda dito sa lugar nyo dahil presko. Malamig ng hangin. Ah, oo. Presko talaga dito. Dahil maraming puno. Okay lang ba kung dito ako magpapalipas ng oras? Eh, good kasi sa malayo na sa eskwelahan ang bahay. Mainit pa doon. Hindi tulad dito sa inyo na presko talaga. Oo naman. Para may kakwentuhan ako. Kalug ka palang kasama. Lagi kang nagpapatawa. Oo naman. Eh, kasi kung lagi kang seryoso sa buhay, madali kang tatanda. Tulad ko, matanda na. Aba, bata ka pang tingnan eh. Kung hindi mo nga lang iisipin, na bastos ako eh. Jenny na lamang itatawag ko sa'yo dahil mukha kang bata. Bakit? Mukha nga ba akong bata? Oo. Ang totoo nga niyan eh. Hindi ako naniniwalang 45 ka na eh. Eh, lang tingin ko sa'yo, mga ano, 10 years lamang. Naku, nambula ka na naman, ha? Oo, totoong sinasabi ko. Iba talaga ang mapera, no? Nabibili ang lahat, pati pampaganda. Naku, Bentong, kung dati ay mapera ako, dahil sa pagpapadala sa akin ng anak ko, ngayon, broke na ako. Bakit naman? Madalang na kasing magpadala ang anak ko, eh. Ay, kailan kayo babalik yung dating saya ng bahay na ito? Eh, pwede ka namang maging masaya kung gugustuhin mo eh. Nasa iyo na halos ang lahat. May lupa't bahay ka na. Na naiwan ng asawa mo. Pensyonada ka pa dahil may anak ka na nagpapadala ng pera sa iyo. Mayroon ka pang ate na mayat maya eh, nagpapadala rin sa iyo ng kung ano-ano.
May pera nga ako. May lupa't bayad ko. Pero mag-isa naman ako. Paano ko sasaya? Ako? Di ba ako pwedeng makapagpapasaya sa'yo? Ah, ha? Ano ang iisipin ni Zenny sa sinabing yon ni Ben? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Papayag kaya si Monica sa hiling ng kausap? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikteng, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.